Hi guys! Welcome again sa aming YouTube channel, Love Sweet Life. Samahan nyo kong mag-unboxing ng Huawei Y6P. Okay? Guys, ngayon, nakikita nyo talagang fresh na fresh coming from the delivery man yung aking nabili na Huawei Y6P from Shopee. Hindi naman nakasili siya kasi hindi naman talaga nag-markdown yung price. Pero it has an introductory price of 5,999 pesos only. And as you can see, meron pang freebie. For this particular pre-order, take note ha, pre-order. Ibig sabihin, wala agad na darating na unit sa inyo upon your order. Maghihintay kayo ng 14 days para makuha nyo, matanggap nyo yung inyong unit. So, meron naman silang pakonswelo na free na umbrella, pero gusto ko sana yung nauna na nila na promo na meron silang freebie na Bluetooth headset. Yun sana ang bet na bet ko matanggap, pero syempre, hindi na tayo kailangan maging choosy, libre naman, okay na rin yung payong, pulang-pula, tama-tama sa panahon ngayon na tag-ulan, magagamit natin. So, not bad. Diba, lahat ng ganyang bagay na hindi mo naman in-expect na magkakameron ka, tapos hindi naman kasama dun sa total price na binayaran mo, okay na rin. So, yan, ito na yung pinaka ating payong. Yan, unfortunately, hindi siya automatic, manual lang. Guys, pagbukas pa rin natin, meron tayong makikita ng easy ways to download your apps via Huawei App Gallery, via Huawei Browser, at via Cloud Storage. So, hindi kayo mahirapan, sa totoo lang. Now, ito na yung pinaka-unit natin. Again, nabili ko siya sa halagang 5,999 pesos sa Shopee. Buksan na natin at makita natin kung ano ba talaga yung mga nasa laman nito. Meron siyang 4GB actually na RAM at 64GB na storage. Guys, tingnan na natin yung box at malaman natin ano ba ang may pagmamalaki ng Huawei Y6P against sa mga kasabay niyang cellphones, which we considered to be a entry phone or yung budget phone na tinatawag natin. Mura, pero tingnan natin kung magsasuffer ba ay yung kanyang quality and performance against dun sa kanyang price. Upon opening, makikita nyo meron na siyang sticker, mga stickers dyan for validation ng mga codes. Okay? Ito yung typical na box na lahat ng mga papers ay kadalasan doon nakalagay. And then, inside this, as you can see, meron tayong SIM ejector o yung sa Tagalog or usual nating tawag ay panundot. Diba? Hindi siya fancy na kagaya ng iba na nakita ko sa ASUS. It has also a Huawei warranty card. Aside from that, we also have this user guide which is printed in different languages for easy usage. Maganda na yun, di ba? Tsaka may mga instructions, medyo may kakapalan ng kaunti. And, meron din tayong nakikita na preview, which is a jelly case. Medyo malambot siya, hindi ganun kakapalan, pero, di ba, maganda na. This is the first time na bumili akong cellphone na may freebie na jelly case. At nandito na yung ating charger. Yan, yung charger port natin. Not very big, not too small, sakto lang. Eto na rin yung kanyang cable wires o yung connecting wire natin. Okay? Now, typical lang din, the common connector. At hindi siya Type-C na latest. Alam naman natin, budget phone to. So, what can we expect, diba? Sasakto lang din siya sa price niya. Tingnan pa natin. Yan! Buti meron pa rin siya nakasama na headset. So, napaka-importante ito, lalo na dun sa nagamit ng smartphones. Kailangan natin to sa mga Zoom meetings, team meetings, yan. Tsaka pakikinig ng music. Hindi dapat mawala ang ating headset. Okay, now this is our phone. Tingnan natin ano nga ba ang itsura ng isang Huawei Y6P. Kalalabas lang ito
last May, if I'm not mistaken, 5 or 6 lang siya lumabas, kaya mga pre-order. At ang binili ko ay Phantom Purple. Meron pa siyang other colors. Meron tayong Emerald Green at Midnight Black. Napakaganda. Maraming curves. May color nagre-reflect. Meron siyang triple cameras. And then yung kanyang back is made up of plastic but not yung plastic na medyo mumurahin. Classy ang dating. Okay? In fairness dito sa ating Huawei Y6P, class ang dating niya. At saka meron siyang front cam which is 8 megapixel. Doon sa pinakataas makikita natin may built-in microphone siya. Okay? Maganda. May manipis siyang covering. Yan, hindi nga lang Gorilla Glass yung ating pinaka-screen. Okay. So, yan. Meron siyang dedicated na keys for the volume keys. And we also have that power button. And on the other side, ito lang yung ating for the SIM cards and yung ating micro SD card slot. Yan. So, class na class ang itsura. Hindi naman talaga siya mumurahing tingnan. And at the back, nandyan yung ating triple camera, which is yung una is 2 megapixel depth camera, followed by 5 megapixel wide angle camera, and the last one is 13 megapixel main camera. At meron din tayong touch, yung ating fingerprinting. Okay? Yan. Diba? Meron siyang Huawei sa likod. So, nandyan yung different details. And dun sa pinaka ibabang part, bottom part, we have the speaker. So, yan. Maganda naman yung speaker na itsura niyan, diba? Yan. And then, ito na yung ating lagayan ng charger. And yung microphone. And yung ating for the connector. Now, mapapansin nyo, all in all, maganda, classy, pwedeng lumaban, base pa lang sa itsura. So, tingnan natin muna. Gusto ko ipakita sa inyo, guys, kung ano ba yung itsura nung kanyang card slot. Okay, yung SIM card slot niyan. Ngayon, buksan natin kasi gusto ko pa rin ipakita sa inyo kung ano ba yung nandoon sa loob na ating paglalagyan ng ating mga SIM cards at nung ating micro SD. Yan. Okay, medyo nanlalaban pag tinatanggal natin. Napaka-simple compared sa ibang mga SIM card slot. Pero ano pa ba naman kailangan nating expect? Kung binili nating cellphone is just around 6,000 or less than 6,000 pesos, diba? Understandable na for its price. Guys, all in all, pwede ko masabi na okay na itong Huawei Y6P on the basis of its appearance. Maganda, classy, mataas pati ang kanyang battery, 5,000 milliamp per hour ba ang tawag doon? And at the same time, 4GB na ang kanyang RAM, 64GB pa ang kanyang storage. Okay? So, I think I will make a separate vlogs on downloading the apps kasi alam natin na wala siyang Google Apps and other features na gusto kong i-share sa inyo sa mga susunod kong vlogs. Salamat sa panonood ng vlog na ito and please do not forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, Love Sweet Life. Thank you and God bless!